Welcome back mga chong dito sa channel ko at meron na naman tayong bagong pag-uusapan ngayon. So, nabanggit ko dun sa last video ko na meron tayong pangalawang product na i-unbox galing kay TP-Link, which is ito yung nasa harap ko ngayon. Yung unang in-unbox natin, which is si EAP-225 na outdoor access point. So, ito ay access point pa rin mga chong pero mas lower version siya at mas affordable compared dun sa nauna. So, hindi ko siya sinabay na i-unbox at i-review dun sa naunang access point na pinag-usapan natin last time. That's because, mga chong, magkaiba sila ng price point at magkaiba rin sila ng ibang specification. Pero, mga chong, kahit nasabihin natin na mas mura itong access point na ito, ay marami siyang features na makikita din natin dun sa mas mahal na access point na ni-review natin last time, which is yung EAP-225. And later sa video na to mga chong, ay pag-uusapan din natin kung saan siya pwede gamitin at kung sino ba yung mga user na pwedeng gumamit ng device na to mga chong. So gaya ng ginawa natin dun sa EAP-225 mga chong, ay i-unbox din natin itong EAP-110 na access point. Hindi ko mahanap yung balisan ko kaya itong screwdriver muna yung gagamitin natin. So, yun lang ulit. Wala na ibang laman. So, dito, may kita natin yung user's manual. And then, syempre, yung mga papel-papel. May kita din natin dito, mga chong, yung quick installation guide ng access point na ito, which is siguro kailangan nung iba kapag hindi pa siya sila familiar sa pag-install ng product na to. And again, gaya nung naunang access point natin, meron din siyang kasamang PoE na adapter or PoE injector. Hindi ko lang alam kung parehas sila ng power rating pero tingin ko parehas lang naman. And meron siyang mounting bracket dito sa ilalim. So pwede mo siyang tanggalin at pwede mo siyang screw dun sa mga pader na paglalagyan nyo nitong adapter na to. So sa loob niyan may kasama din siyang dalawang mounting screw. Ayan. And then, meron ulit na mounting screw para naman dun sa mismong access point natin kasi meron din siyang sariling mounting bracket katulad nung dun sa 225. And then, of course, meron tayong dalawang antenna. No? Waterproof antenna katulad nung dun sa 225. And then, syempre, kagaya nung nauna, meron din siyang kasamang dalawang zip tie. Ayan. So, kung itatali nyo siya sa pole or sa kung ano man, posibleng magamit nyo itong dalawang zip tie na to. And then, of course, may kasama siyang isang power cord para dito sa PoE injector natin. And then, ito pala yung mounting bracket na ginagamit dito sa mismong access point natin. So, pwede natin siyang i-screw sa pader or pwede natin siyang itali sa pole or kung saan bang mas convenient para sa inyo. At syempre, ang pinaka hari ng lahat is yung mismong access point natin na 110. So, ayan. So, same quality siya siguro, tingin ko, dun sa 225. Wala silang halos pinagkaiba. Wala, no? So, dito sa ilalim, ganun din. Meron din siyang takip. At dyan natin may kita yung LAN port na pagsasaksakan natin ng connection papunta sa PoE na papunta rin sa ating mga router sa bahay. And then, meron siyang maliit na button. Ewan ko kung nakikita nyo yan dito. So, reset button siya. Kung gusto nyong i-reset yung configuration ng mismong access point na ito mga chong, ay pwede nyong gawin yan sa pamamagitan lang ng pag-reset ng button na yun na nandito sa loob. So, yun lang halos mga chong yung laman ng box natin. Wala na. Ayan. So, halos pares lang sila ng accessories at ng ibang mga kasama sa box dun sa EAP-225 na in-unbox natin last time. Pag-usapan naman natin ngayon mga chong yung specification and yung features ng access point na ito. So, unang-una is PoE compatible siya. So, katulad dun sa EAP-225 natin, so pwede kayong gumamit ng mga PoE switch kung meron kayo. Pero the good thing is meron siyang kasamang PoE power injector. So kung wala kayong PoE na switch, pwedeng-pwede nyo pa rin itong gamitin. And then itong access point na ito mga chong is meron siyang frequency na 2.4 GHz and maximum of 300 Mbps yung kanyang speed. 2.4 GHz mga chong na frequency is yan yung pinaka-common na frequency na makikita natin sa mga
Wi-Fi router natin sa bahay at sa iba pang mga access point na makikita ninyo kung saan-saan. At base sa TP-Link mga chong, ang maximum range nito is umaabot ng 200 meters mga chong, which is very good range mga chong kung ikukumpara natin dun sa mga normal na access point at sa mga Wi-Fi router natin sa bahay. Diretso ay marami sa mga piso Wi-Fi owner mga chong ang bumibili ng ganitong klase ng access point kasi maganda yung range ng kanyang signal at malayo kumbaga yung nararating. And of course mga chong, dahil nga pang outdoor siya, of course meron siyang mga weather protection. So number one is meron siyang lightning at saka ESD protection. So meron din siyang dust protection at meron din siyang water protection. So in fact meron siyang IP65 rating, which is meron din dun sa EAP225 na nireview natin last time. Para ma-manage at ma-configure itong access point na ito mga chong, pwede kayong gumamit ng desktop, laptop or even phone mga chong na meron kayo. At sa mga nag-aalala mga chong, kung malakas ba siyang kumonsumo ng kuryente, well, masyadong mababa lang mga chong yung kanyang power consumption dahil nasa 3.12 watts lang yung kanyang rating. Pagdating sa warranty mga chong, meron siyang 5 years warranty, which is good kasi karamihan dun sa mga access point na makikita natin at mabibili natin dyan ay nasa 1 to 3 years lang yung kanilang warranty. Dito pa lang mga chong, makikita na natin na confident talaga si TP-Link dun sa product nila at sa reliability, that's why nagbigay sila ng mas mataas na warranty. Huwag kayong mag-alala mga chong kasi sa susunod na mga video natin, gagawa natin ito ng in-depth na review. So, mas malalim na usapan yun tungkol dito sa EAP110 na access point natin. So, doon is ipapakita ko mga chong kung paano siya i-configure, kung paano siya i-set up, paano ba yung kanyang connection. At pag-usapan natin doon yung ibang mga features nito mga chong na hindi natin nabanggit dito sa video na to. At para naman mga chong sa presyo ng EAP110, so nagkakahalaga lang siya ng 1,560 pesos base sa SRP ng TP-Link mga chong. Medyo mas mura siya compared dun sa naunang access point na nireview natin, pero the good thing is meron siya mga features na makikita natin dun sa mas mahal na access point na yon. And again mga chong, itong EAP110 natin is pwedeng gamitin sa mga piso wifi natin kung meron kayong mga negosyo na ganon. So marami akong nakikita na nagpipiso wifi na ito rin ang gamit nilang access point. So maganda mga chong kasi maganda yung kanyang range at tingin ko mas okay siya gamitin compare dun sa mga stock or dun sa mga ordinaryong access point lang or wifi router na binibigay sa atin ng mga ISP natin. Kung meron kayong mga maliliit na business at nag-o-offer kayo ng free wifi dun sa mga customer ninyo, pwede nyong gamitin itong EAP110 natin na access point. At syempre, pwede rin natin gamitin personally. So, kung halimbawa, medyo malaki yung bahay ninyo, meron kayong malawak ng bakuran, or di kaya meron kayong mga kapitbahay na gustong makikonnect sa inyo or gustong hati sa internet connection ninyo mga chong, tapos hindi umaabot yung existing na wifi ninyo doon sa bahay nila, pwede kayong bumili ng ganitong klase ng access point kasi iba yung kanyang signal range compared dun sa mga ordinaryo na ginagamit natin ng mga wifi. So bago tayo magtapos mga chong, gusto ko lang magpasalamat sa TP-Link Philippines sa pagbigay nila sa dalawang product na to para gawa ng unboxing at review. So nagpapasalamat din ako sa lahat ng nanonood sa mga video ko na in-upload dito sa channel at sa lahat ng mga subscribers ko na nag-subscribe simula pa nung nag-umpisa ako dito sa channel na to. So maraming salamat mga chong. Yun lang muna sa araw na ito mga chong at abangan nyo sa susunod dahil gagawa natin ito ng in-depth review. Ititesting natin siya. Susubukan natin siyang i-configure at kung ano ba yung mga additional na features na meron dito sa EAP110 outdoor na access point. So yun lang muna sa araw na ito mga chong. And again, my name is Mark V.